Good day mga kababayan. Unang-una syempre, nais ko pong pasalamatan ng bawat isa. Syempre sa ating mga minamahal na subscribers, thank you very much po mga kababayan. Thank you rin sa ating mga kababayang OFW na lagi din po nakasuporta sa ating Munting YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating Munting YouTube channel mga kababayan. Ngayon ang ating topic for today mga kababayan, itungkol po dito sa first 100 days ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa Malacañang. Ano nga ba ang mga naging komento ng ating mga kababayang businessman at mamumuhunan dito sa Pilipinas mga kababayan tungkol doon sa unang-unang 100 days ng ating mahal na Pangulo? Ano nga ba ang kanilang mga reaksyon tungkol dito mga kababayan? Matapos itong mga nakaraang araw ay nagkaroon po ng rally ang mga langaw na kung saan nilangaw din sila no, sa kanilang pinuntahan. Well, magpatuloy po tayo mga kababayan sa ating topic for today. Siyempre, panonorin natin yung video na to ay galing po sa SMNI News na kung saan patuloy na naghahatid sa mamamayang Pilipino ng dekalidad at tapat na pagbabalita na walang halong bias. No? Yan po yung ating ipinagmamalaki dito sa SMNI News. Talaga namang makikita sa bawat balitang kanilang inilalabas ay talaga namang tunay. No? At yun nga, balik tayo dun sa ating topic mga kababayan. Yung video na to nating panonoorin eh may pinamanggatang ilang marketing expert sa unang 100 days ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Well, kung ano man yan, panoorin natin ang video na to mga kababayan. SMNI, truth that matters. Ilan sa marketing expert ng bansa ang nagpahayag ng kontento sila o nakontento sila sa unang isang daang araw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si Margot Gonzalez sa detalye ng balita. Bukas, October 8, magtatapos ang unang isang daang araw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang ilang negosyante at marketing experts, katulad nila Oscar Tan Abing Jr., CEO at founder ng Ana Toys Collectivers, at si Dennis Lim, channel manager ng Lupon WXCS Sports, ay pawang kontento sa first 100 days ng Pangulong Marcos. Maganda raw kasi na mayroon ng agad na ilagay na mga cabinet secretary para sa economic team ng chief executive. Si Tan Abing tiwala na magkakaroon ng food stability ang bansa dahil sa pangunguna ni Pangulong Marcos sa Department of Agriculture. Oh, I think President Pbbm really did a good job. I believe that it's very remarkable that he focused on a few things that's very vital in the growth of the and sustainability of this country. First and foremost, I think agriculture is one thing that he wants to focus on, right? That Philippines will be sustainable. And I could see that he has a track record of doing that, especially what he did in Ilocos. Another thing that he wants to do also is basically continue to help SMEs, especially after this pandemic. It's really something that, you know, the Filipinos, kailangan ng Pilipino yan. Bugbog na tayo. Some cabinet positions that have already been filled, so that's good. The first and foremost, yung economics cabinet, no, is filled. That's more important. Yung iba, hindi pa, okay lang. And then, I think, just needs to finalize the press secretary thing, right? It's a tricky position din eh, because that's really the face of the president. Ikinatuwa din ng mga ito ang pagpunta ng Pangulo sa mga kalapit na bansa para makuha ang puso ng mga foreign investors. I think it's very strategic. All the countries that they visited is very strategic. Strengthening ties to our neighbors, especially in the U.S., which is one of our key partners in growth. And I believe and we trust, you know, that they're doing their best to give us the best deals for the Filipinos. Sa issue naman ng mataas na inflation rate sa unang isang daang araw ng Pangulo, ay ito naman ang naging komento ng mga ito. Basically, you would see that people will tend to be more conservative on what's happening, especially in the inflation rate, no? And the high interest. However, it's still better than pandemic time. Right, so I would just want to look at that and say that we're on our way to recovery. It's just that, you know, there's a so ayun mga kababayan, no, kung papansinin naman sa pakinggan po natin yung pahayag ng ating journalist dito po sa SMNI,
tungkol dito sa interview niya sa ating mga business man, negosyante dito sa Pilipinas, no? Kung saan humanga at naintindihan ba nila, no, yung pagbisita po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa mga karatig bansa. Well, natawag nga po ito na very strategic, which is diyan po inababanggit po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So talagang makikita natin, no, naiintindihan ng ating mga negosyante yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Pero bakit yung mga kritiko na walang, hindi naman mamumuhunan sa Pilipinas, no? Although hindi naman talaga sila, kumbaga, nagninegosyo, kundi sweldado sila ng gobyerno, sila pa itong number one kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nakikita naman ng mga negosyante dito sa Pilipinas yung mga namumuhunan, naglilika ng trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino, bumibilib at naniniwala at nagtitiwala sa ginagawa at galaw ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi natin malaman, bakit mayroon pa rin nabubulag at tila naliligaw ng landas yung iba nating mga kababayan na walang alam, kundi punain ng punain ang gobyerno, no? Yan yung ating opinion, mga kababayan. Makikita naman natin, malinaw na malinaw yung pahayag sa interview, no? At yun nga, magpatuloy tayo. Light in the tunnel, but basically the tunnel just longer than we expect. But if you look at it clearly, you will see that, you know, the worst part is over. I think people are saying na the president should do something about inflation. But, you know, the thing about inflation, tulad ng sabi ko kanina, is, you know, the counter to inflation is interest rates. And interest rates is a blunt instrument. You don't know what it will affect. So you don't wield it just like that para lang masabing we're doing something for inflation. Para sa Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SM9. So, ayun mga kababayan, no? Yan po yung ating topic for today para malaman lang natin ng ating mga kababayan kung ano ba yung mga naging reaksyon ng ating mga minamahal na investor, mga businessman dito sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit, mga kababayan, kung wala pong mga businessman at o mamumuhunan investor dito sa Pilipinas, wala pong naglalakihang mga building at ibang naglalakihang mga kumpanya dito sa Pilipinas na kung saan naglilika po yan ng maraming trabaho at pinakikinabangan po yan ng ating mga kababayang Pilipino na angkop yung kanilang kakayahan doon sa mga kumpanyang itinayo dito ng ating mga investor. So, natutulungan tayo sa ating ekonomiya sa Pilipinas. At the same time, natutulungan po nito yung pamilya ng kanilang mga empleyado na nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. So, give and take lang yan, mga kababayan. Siyempre, kikita yung kumpanya sa pamamagitan ng pagtangkilik ng mamamayang Pilipino sa produktong ibinibigay ng kumpanya o kung ano man ang produkto nito, malaki din po yung pakinabang at nakukuha ng mamamayang Pilipino sa mga businessman na nandito. Hindi lang po natin nararamdaman, no? Pero kung makikita, walang mga mall na malamig kung walang mga investor dito sa Pilipinas. Kaya pahalagahan po natin sila kasi kahit papaano sila po yung isa din sa bumubuhay ng ekonomiya ng ating bansa. Bukod dyan, syempre nais din po nating pasalamatan sa pagtutok po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa agrikultura. Dahil yun talaga ang napabayaan itong mga nagdaang administrasyon, no? Iba kasi yung mga itinayo ng mga nagdaang dilawan, ang tinayo puro ribulto, maaani ba yun? No, kulang na lang, punuin yung intramuros at luneta ng ribulto, hindi naman yung nakakain, no? At marami pang pinagtapunan ng mga pondo na hindi naman napakinabangan. So ito, nakakabilib kasi makikita natin dito mga coming years, no, sa pag-upo po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sigurado, sure, 100%, marami pong magagawa at pagbabago sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon po, syempre, nagsisimula pa lang, inaayos pa para pag okay na, dire-diretso na po yan at tuloy-tuloy na yung ginhawa at tuloy-tuloy na yung paglago at tuloy-tuloy na yung pagdami ng supply ng mga local products sa ating mga merkado na kung saan magmumura at makaka-apekto yan, syempre, sa ating mga consumer, sa ating mga kababayan, especially tayo, bumibili din tayo sa palengke, bababa po ang presyo. So tayo din ang makikinabang sa pansamantalang sakripisyo. Ganun talaga. Kung gusto natin ng kaluwagan,
eh kailangan na din natin magsakripisyo. Ito yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung saan kahit maraming pumupukol sa kanya, alam niya yung ginagawa niya na pagdating ng araw mapapakinabangan ng milyong-milyong Pilipino. Hindi niya iniintindi yung mga buzzers niya, no? So, yun lang mga kababayan yung ating topic for today. Kung meron po kayong comment o suggestion, please comment down below. Open po yung ating comment section. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe at pahit na rin po ng ating notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po mga kababayan sa patuloy niyo pong pagtutok sa ating munting YouTube channel. Thank you very much po sa inyo.